Mag-aaral sa isang paaralan sa Nueva Ecija sa pamamagitan po ng isang masaya at makabuluhang aktibidad kung saan maaaring makibahagi ang lahat. Isa lamang po yan sa advokasya ng bisita natin ngayong umaga. Kaya naman, kilalanin po natin ang mga tao sa likod ng Color Run for Education 2023. Kaya ngayong umaga, makakasama natin sina Jet Ibanez, ang project chairman ng Color Run for Education, kasama ang mga committee members na sina Chino Olaires at Gerald Dong. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Okay, start po muna kayo, Sir Jet. Ano? Maaari niyo po bang paliwanag itong mga bagong proyekto ng JCI Manila na Color Run for Education 2023? So ang Color Run for Education ay isang fun run event na gaganapin sa Mall of Asia Open Grounds sa May 21, 2023. So itong Color Run for Education actually ay advocacy ngayon ng aming organization na JCI Manila, at ang huling fun run event namin, ang advocacy noon ay Run for the Mountains, which is for the indigenous people. So ngayon, edukasyon, kaya itong event na to ay isang fundraising event para makagawa ng eskwelahan sa Nueva Ecija ng Piguan. So ang beneficiary nito is actually Nueva Ecija talaga? Yes. Oh, okay. Ilan po kayo yung makikinabang ng mga kabataan dito kung sakali? 400 po ang estudyante. Wow. Sa Monique Elementary School. All right. Okay, Sir Chino naman, Color Run ang pangalan niyo, no? Ang cute ng name. Saan pa galing ang name na Color Run at paano ito nagre-reflect sa mismong event niyo? Nag-start kasi yung Color Run siya, kaya sinabing Color Run kasi may mga dalang color packets yung mga runners natin. So, may mga stations 'yon. So, every station, may mga tao doon na magbabato ng color packets. So, habang tumatakbo ka, yung mga tao natin, makikita nila na iba-ibang colors. Tapos, ayun, parang nabubuhayan yung mga runners na hindi lang siya basta marathon or basta run. It's fun. So parang pagtapos na yung marathon, mukhang naka-tie-dye na yung shirt. Yes. Mo. Pati ang mukha mo. Pero kay Sir Gerald, ano, kasi kapag fun run, usually, ang iisipin mo lang yung hangganan ng kakayanan mo na itatakbo. Pero anong kaibahan nito? Kamusta yung ano yung mga distansya? Yung distance natin sa Color Run is meron tayong 3K, 5K and 10K. So yung tickets natin na binebenta is ikaw pipili kung anong gusto mong distance. So ikaw, anong distance ang kukunin mo? Doon muna tayo sa 3K. Hindi, para kung masaya. Katulad yan, nilagyan nila, kumbaga nilagyan nila ng pampasaya eh. Yung may mga kulay. Ganyan. So baka yung mga, dahil sa saya, minsan malilimutan mo na yung pagod, umabot na ng 5K. Paano nga yan kung binayaran mo lang 3K pero gusto mo pang tumakbo? Pwede mo ba ituloy ito? Pare-parehas naman yung price niya. Actually, hindi siya competitive race. Okay. Talagang family event siya, for friends. Talagang aim nito is to benefit the students and also ipagpatuloy yung advocacy ng education. Pero sino yung, kasi dahil may 3,000, 5,000, just color fund nga, di ba? Sino-sino yung mga pwedeng sumali? So yung pwedeng sumali actually is all ages, pero ang walang bayad is 7 below, and then above that, it's either 1,200 or 1,700. Okay, kailan at saan ba ito gaganapin? Well, kanina nasabi nyo na yun, pero baka pwedeng ulitin nyo lang dahil baka yung ating mga karste gustong talagang maging klaro sa kanila itong event na ito. So, gaganapin ho ito sa Mall of Asia Open Grounds, May 21, 2023. At yan, maaaring nyo po bang imbitahan yung ating mga ka-RSP na makibahagi sa darating na event na ito? Yes, hi. Good morning, everyone. So, yun nga, invite lang namin kayo sa Color Run 2023 happening this May 21 sa Mall of Asia Open Grounds. So register at colorfest.asia.com, and then tickets will go for 1,200 pesos and 1,700 depending on ano yung gusto nyong makuha with the ticket. Ngayon, please, let's join sana dito sa project na to para at least matulungan natin yung mga estudyante sa Monique Nueva Ecija para magkaroon sila ng bagong eskwelahan at mapaganda natin ang kanilang kinabukasan. Yeah. Thank you po. So, thank you po. Masaya na
Nakatulong ka pa. Yes, sir, imagine actually, mga ka-RSP, 400 students ang makikinabang po dito sa Nueva Ecija. Ay, tatakbo ka lang, di ba? Okay na. O yan, mga ka-RSP, isa po itong masaya at makabuluhang event dahil bukod sa mag-enjoy kayo, ay makakatulong pa kayo para sa mga kabataan nga na mag-aaral sa Nueva Ecija. Okay, maraming salamat po sa paglalaan ng oras para sa amin ngayong umaga si Sir Jeff Ibanez, Chino Olyares, and Gerald Ong. Magandang umaga po sa inyo. Thank you.